Nagkansela ng klase sa maraming bayan sa Batangas at ilang kalapit probinsya dahil sa epekto ng volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Para sa update live na magbabalita mula sa Batangas, si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, hanggang sa mga oras na ito, no, ramdam pa rin yung epekto ng volcanic smog dito sa Talisay, Batangas. Bagamat wala na kaming naamoy kapag inalis yung face mask, pero mahapdi pa rin ng konti sa mata at sa balat. Ito ngang VOG at ang epekto niyan, eh, hindi na lamang nakakaranas, no, dito sa mga bayan sa Batangas, Cavite at Laguna, kundi umaabot na nga rin hanggang sa Metro Manila. Matinding hamog ang sumalubong sa mga taga Metro Manila Lunes ng umaga. Sinasabing dulot ito ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Pero mas makapal na VOG ang nararanasan sa Lemery, Batangas. Sa aerial pictures na ito kanina umaga, apektado na ang visibility sa bayan. Paliwanag ng FIVOX, malakas ang steaming o nilabas na usok ng Taal Volcano noong weekend. Pero kapag hindi makaangat and kapag mabagal yung hangin, ito ay mag-stay lamang sa lower ground. And tapos nung napadpad ito sa mga bayan-bayan, ito po ay ito yung naamoy at nakakaroon ng heat. Ito na yung VOG. Ang VOG o volcanic smog ay naghalo-halong asupre mula sa vulkan, water vapor at carbon dioxide. Delikado raw kapag nalalanghap ito. Posible raw itong magdulot ng pangangati ng mata at lalamunan dahil acidic ang sulfur dioxide na nilalabas ng Taal. People who may be particularly sensitive sa VOG are those with health conditions like asthma, lung diseases, yes, that's right, and may mga sakit sa puso. Posible raw magtuloy-tuloy ang VOG kung walang hangin at ulan. Sa ngayon, nananatili sa alert level 1 ang Taal Volcano. Pinaalalahanan pa rin ang mga residente na apektado ng VOG na magsuot ng face mask at kung maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung wala raw face mask, pwede naman daw panakip ang basang tela. Kung nakalanghap ng asupre, uminom daw ng maraming tubig para matunaw ito. Kung malala na ang pangangati ng lalamunan at mata, magpakonsulta na raw sa doktor. Cheryl, nakapwesto kami ngayon dito sa Maytalisay Baywalk kung saan dito sana itanong na tanaw na, no, yung Taal Volcano. Pero sa mga oras na ito, balot pa rin ng usok itong naturang vulkan kaya hindi maaninag sa lugar. At dito rin sa area, may mga nakausap din tayo at nakita ng mga residente at ilang mga turista na nagpunta. Gusto doon nila makita kung ano bang itsura ng vulkan ngayong may nararanasan ng volcanic smog. Ang ilan talaga nagsuot na ng face mask dahil sa mga nakaka-irritableng pakiramdam na nararanasan nila dulot nga ng VOG. Habang yung ilan, lalo yung mga residente na ng Talisay, hindi na nakasuot ang face mask. Ang sinasabi nila, nakasanayan na raw nila itong naturang VOG dito nga sa area dahil nga, sabi din naman ng FIVOX, almost every day ang average doon na nilalabas nitong asupre o maabot ng 7,000 o hindi bumababa ng 1,000 toneladang sulfur dioxide o asupre itong Bulkang Taal na nakataas pa nga rin sa alert level 1. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.